katulong lang yan, laging katulong yan sa palabas. Yung, I just smile. Pag wala ka ng trabaho, tatanungin mo sa sarili mo, magaling pa ba ako? Ba't kaya hindi nila ako gusto? Eh, minsan mabibiktima ka rin ng politika. Minsan sa'yo na, nasusulot pa. It always happens because wala kang manager. Or minsan kasi hindi ka sikat. Hi, ako si Maria Lilia Baguio, or popular known as Mosang. I'm the owner of LCEP Budbod, located at 60 Bukidnon Street, Bago Bantay, Quezon City. I'm a single mother. I'm an undergraduate of mass communication, majoring in broadcasting. I grew up in Tondo, Manila. My parents, ang nanay at tatay ko, used to have a small karinderya like this long time ago when we were in elementary. So parang nung nagkaroon ko ng chance makapag-ipon, ang naisip ko talaga, food. Because, for one, I love to eat. We love to eat. Our family loves to eat. And my mom is a very good cook. Bicolana. My dad also, Bisaya. At saka yung mga kapatid ko, mahilig magluto. Mahilig din ako magluto. Sobrang, yun ang aking pang-stress relief ko, yung pag-cook. This is actually my first business. Very first. For at magta 13 years na siya. Way back. 13 years, 2000 something, mga 2009, 2010, mga ganon. Mm-hmm. Pangmasa ako eh. Gusto ko pangmasa yung pagkain. One that is marami, affordable, at saka kung nakikita ninyo, marami naghihintay, di ba? Kasi gusto ko bagong luto. Lahat naman tayo, typically, karamihan sa atin, gusto natin, niluluto talaga at bago, mainit. Ganon. At yung affordable siya at mabubusog ka at pwede niyong pagsalu-saluhan. Halimbawa, kung kapos ka, pwede niyong pagsaluhan. Diba? Karamihan sa karinderya. O, isang ulam lang, basta may apat na kanin, apat na tao na nagsasalo-salo doon, basta maraming sabaw. Yung ganun yung gusto ko. And yung business came in, I got this commercial, doon ko nakuha yung puhunan. Sabi ko, saan ko ilalagay yung pera ko? Kasi na-enjoy ko na yung buhay ko eh. I was a single mom. Mm-hmm. My son at that time was in elementary. So parang sabi ko, may pera akong okay. Sabi ko, kailangan meron akong paglagyan na makikita ko at meron akong ROI kahit papano, kahit maliit, para we can survive. Kasi my life as an actress is not forever. Kasi hindi naman to katulad ng regular job. So, iniisip ko parang kailangan meron akong pagkukunan na extra income. Mm-hmm. Sabi ko, at kung sakaling gipitin, meron akong hawak kaagad-agad. Mm-hmm. So, I invested my money galing dun sa commercial. Ito yung una kong tinayo. Ang aking produkto, syempre, ay pagkain. Alam nyo na yan. Ang tawag dito ay budbod. It's actually rice toppings. Kumbaga, di ba tayo mga Pinoy, pag kumakain, gusto natin yung maraming ulam. Minsan pa nga yung sa sobrang gutom mo o sa sobrang pagmamadali mo, halo-halo na lang, basta kung ano na yun, sususubo mo, kakainin mo. Very typical Pinoy. Ang aking mga menu comes in with, meron akong, ang budbud ko ay merong small, medium, at large. Ang nasa budbud is fried rice, scrambled egg, and then the mascara and the ulo of the pork, our friend, best friend pork, chopped into pieces, ilalagay lang sa ibabaw. And then we realized
to put an add-ons. Pag ang masabing add-ons, bukod dun sa fried rice, scrambled egg, mascara, parang ganon, pwede ka maglagay ng tocino, pwede mong ipatong yung maling, pwede mo ring lagyan ng Shanghai, pwede mo ring lagyan ng tapa. Kung hindi ka naman palakain ng pork, pwede ka mag-request. Kung meron kami chicken, pwede rin. Or kaya kung fish, fish lang, basta meron din. Mm-hmm. Umabot kami ng mga nasa 100 or 30. 100 or 50. Mm-hmm. Yes, oo. Kasi we have the online. At the same time, meron din namang mga customer na alam na nila yung number dito, iba pa yon. Tapos yung dine-in at saka walk-in. We open at 12 as much as possible. And then sometimes we close at 9. Why? Ubus na. Oo. Na, so mabilis siyang maubos eh. Na, pero kasi nga, medyo kung yung mga customer, kung iba na iinis kasi sabi nila ang tagal, hindi nila alam kung gaano kadaming nakapila at kung gaano ka dami yung walk-in. Bago pa to medyo nakilala, ganoon na talaga yung sistema. The customers are very patient, thanks to them for waiting, kasi you're about to wait mga 10-15 minutes para yung pagkain, pagkaluto, mailagay lahat at maitake out. Food is a basic needs of every human being. So ang pagkain, ang kanin, sabi ko nga, kanin is life. Napakagandang business nito. Kasi kung mayroon kang maisip na, bawa may kanin ka o may sinangag ka, bahala ka na sa toppings mo. Panlasa mo na lang magkakasundo-sundo, magkikita rin sila sa dulo, doon ka mabubusog. I don't want to be sinungaling. Of course, every business woman or na taong nagtayo ng business, pangarap nilang umunlad. Oh, so ako, nung ma-discover na namin tong particular food na to, ang tagal namin na-discover, after 2 or 3 years namin na-conceptualize tong pagkain na to, na galing din sa isang kainan, na in-enhance lang namin, at nag-iba lang kami ng style. Beforehand pa that, marami na talagang customer. Mm-hmm. So nung nailabas siya, dumoble at tumiple siya. Kasi maraming na-curious. They wanted to try. Yung ganun. Kasi una, ang layo nga eh. Natutuwa nga ako sa mga customer ko. I'm very thankful. Yung iba sa kanila, galing pa sa ibang lugar. May isang araw, umuulan. Isang gypsy lang buong pamilya. Para lang makakain sila. Pinapasok namin yung mga lamesa sa jeepney nila para makakain lang sila. And they go back, ha? They go back. Meron pang isang mag-ina, taga Cavite pa yun. Order lang yun, iuwi sa Cavite. Ang araw po namin nagsisimula sa pagpapakulo po ng pork para po sa gagamitin namin lechon kawali. Ito po, medyo paluto na po yan. Mga gano'ng kadaming ganito, sir, ang pinaprepare niyo sa isang araw? Usually po, isa pong ganito, 20 kilo po. Mga alos 4 hours po siyang pinapakulo. 4 hours to 5 hours. Oh, wow. Fried rice po. Ito po, mga nilalagay. Asin po. Chorizo po, Chinese sausage. Tapos, soy sauce. Gano'ng kadaming fried rice, sir, ang hinahanda nyo sa isang araw? Yung isang salang po na ganyan, ano po yun eh? 2.5 kilos po. Yung isang ganito po. Gano'ng po katagal, sir, nauubos ang itong dami na to? Lahat po. Ito po. Halos mga 20 minutes. Salang po tayo ng pang lechon kawali po. Yung tinatoppings po sa abod-bod. Ito pong fried rice, usually po, mga 15 minutes po. 15 minutes po siya niluluto. Gano'ng kadami fried rice na ubos niyo sa isang araw? Sa buong araw po. Bali, halos 25 kilos po at or to 40, 25 to 40 kilos. Sometime October 8, 2008.
So, ang una namin pwesto ay yung kabilang tindahan, yung maliit na yon. Mm-hmm. Yan, pina-renovate ko yan. I remember yung brother ko kasi, nung tinayo ko, sabi ko, gusto kong magtayo ng karinderya. Sabi niya, yung mga ulam-ulam muna ako. Sabi niya, sige, te. Nagpa-blessing pa ako, may mga bulaklak pa. Tapos ang ginawa ko, para makilala, nagpakain ako ng tao. Libre yung food. Isang buong araw, libre yung pagkain. On the second day, walang bumibili na. Siguro bukas kami from umaga. Kasi pag breakfast, lunch, tapos dinner. Hanggang sa dalawang taon, parang 3 months, ang kinikita ng tindahan ko, 250. Eh, may mga tao ko. So sabi ko, kumbaga doon na pupunta lahat. Yes, everything. Eh, may renta pa, may ilaw, tubig, di ba? Yung puhunan mo pa sa pagkain. So, ikot lang na ikot yung pera. Mm-hmm. Hanggang sa dumating ako sa punto, maglalabas ako ng sarili kong pera. Buti na lang, mga panahon na yan, TV na ako, maarte na ako, ganun, may ipon na ako. Lalabas ka talaga. Mm-hmm. So, I remember my nanay told me, ganun talaga sa umpisa. Yung kikitain mo, minsan pangkain lang ng pamilya mo, yung tubo mo o yung puhunan mo, i-stay mo lang, paikutin mo uli. Mm-hmm. Wala ka pang maiipon sa umpisa. Mm-hmm. So, after 6 months, medyo nag-pick up na siya. Sabi ko, nag-experiment, hindi tayo pwedeng magtinda ng ulam kasi marami ritong nagtitinda ng ulam sa lugar na to. Mm-hmm. O sige, magtinda na lang tayo, panggabi na lang tayo. So, nag-night lang kami. Doon na simula yung mga tapsihan muna. Dati meron akong sisling balut, sisling sisig, sisling beef, lahat I try. So, lahat ng mga nagiinuman dito, naubos yung sizzling plate ko kasi nadadala nila. Wala akong tindang alak. I don't sell that. I want lang food. Kasi iwas nga ako. Kasi the community around. Kung gusto mong bumili sa akin, matikmang pagkain ko, bili ka na lang pulutan ko. Meron akong best friend. She's a former director. And she work in call center. Minsan tinawagan niya ako, madaling araw. May pagkain ka dyan? Bukas ka pa? Oo. Dala mo ako dito sa Ortigas. Ilan ba kayo? 20. Lugi ako ah. Magtataksi pa ako. Tsagain mo na. Patikim mo yung pagkain mo. Mm-hmm. Kinakarir ko yun. Pupunta ako doon, may dala akong mga plastic. Dadalhin ko, mag-meet kami sa iba, mga call center, sa hallway, mm-hmm. sa may stairs, para kung ano, nagbebenta ko. Oh, ito. Ginagawa ko yun. Sa mga events din. Uy, order ka naman sa akin. Kahit pang breakfast lang. Until we discovered the budbud. Yung budbud is my saving grace. Napakasimple lang niya. Pala meron kang signature food. Kasi kayang gayahin lahat eh. Marami ng tapsilog. Marami ng ano. Pero may signature food ka. Mm-hmm. Yung isang kaibigan ko, kasama ko dati sa house, went to parang Kaintaba o Antipolo. Basta meron doon sikat na budbud. Pero yung budbud nila may sabaw. You need to have someone you can trust. Yung tiwala at loyal, yung loyalty, ang hirap doon. It's a test of time. Pero kapag meron kang nakilala o meron kang nakasama, na pareho kayo ng adhikain sa buhay na magluluto ako, gusto kong mag-umunlad tayo, magbi-business tayo, magiging transparent tayo sa bawat isa, kikita tayo. Ang importante, meron kang tauhan at mga staff ko na loyal sa'yo at huwag mo silang pababayaan. Dumarating kami ngayon sa point na hindi ko pa masyadong nasusolve yung break time nila. Kasi right now, since the day they open kanina, hindi pa sila, yung isa kanila nag-sneak in lang kumain, tapos babalik. And my kitchen is too small pa. Now I'm dreaming for a bigger one. So, para maging relaxed. Kasi alam niyo naman, napaka ang init. Ginawa ko na lahat ng paraan ng exhaust. So, akala nila restaurant to. Hindi po ito restaurant. This is a simple pangmasang karinderya. Wherein you can come in and go out, yun. Part of the test siguro to kung hanggang saan ko kakayanin sa sarili ko na parang sa umpisa, ang food business is a sugal and a test. Kasi maaring magustuhan nila yung pagkain, maaring hindi rin nila magustuhan. So ako, sa akin, gusto kong marami ako makitang taong makakain, makatikim. Na sa kanila mismo makita ko na, nasarapan ka ba? Sa tingin mo ba okay to? When pandemic happens is another big problem. Ang talagang naging worry ko, mawawalan ng trabaho yung mga tao ko.
hindi naman super malaking kita sa tindahan o sa isang karinderya. Tapos naalala ko sila nung pumutok yung pandemya, pansamantala natigil kami na isang taon. Ang pinakamasaklap pa, when we're on the second year of the pandemic, na pwede na sanang magbukas, pero restricted, saka ako pinaalis nung may-ari nung iniupahan ko. So wala akong pera na, ubus na ako, I'm already depleted. So I took the risk again, I asked a friend. Sabi ko, gusto kong itayo yung tindahan ko, kaya lang, pinaalis na kami dun sa luma. Naghahanap pa ako ng panibagong lugar. Pero gusto ko sana, this time, kahit pa paano maayos-ayos. Kasi dati, walang CR doon. Nakahanap naman kami, medyo malayo-layo. Ito lang. Ilan di pa lang from the old store. Ito, swerte ko, with prayers and believe ang paniniwala. Mabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sinisip ko, mawawalan ng trabaho si ganito, mawawalan ng trabaho si ganyan. Tsaka, malaking tulong sa akin to from my everyday needs. So, God is so good. Nakita ko to. And then, that good friend of mine, isang sabi ko lang, she loaned me the money. Anak, actually loaned. She already gave me the money. She's an actress, by the way. Sabi niya, gamitin mo to, magsimula ka uli. So, yung halagang 200,000 na binigay niya sa akin so I can start all over again, pinang-renovate ko nito. Ang swerte ko naman, ang bait ng landlady ko dito, inallow niya ako na walang down payment, walang DP or anything, inallow niya ako. So I was really so thankful. So sabi ko, ha, makakabalik na kami. Na-renovate na. Second problem, ang daming restriction ng pandemic. Bawal ang mesa, bawal ang ano. So saan tayo aasa? O sige, tumanggap na lang tayo by order. Yun ang ginawa naman namin. And people keep coming back. And then, tuloy-tuloy na uli. Hanggang sa nagdagdag na ako ng tao, gano'n. Lalo na ngayon. Kasi marami ka pa rin pagsubok eh. Kasi minsan may mga comment na, ang tagal ng service, you should be efficient. Gano. Hindi nila alam na, thank you. Hindi nila alam na, kukunti lang ang staff ko, nagsishifting sila, at saka kung damihan ko man, hindi pa sila kasya sa space. One time, muntik nang ma-heat stroke yung isa kong helper. Kaya ngayon, sinasabihan ko, lalabas kayo, magbe-break kayo. No matter what happened, let the people wait. I'm sorry, sabihin nyo lang. So you can breathe. Ganun lang. Sana alam ko na ganun pala kahirap pagka nag-uumpisa ka at nag-iisa ka lang na nag-iisip kung paano mo pauunlarin yung business mo. Sana nag-aral pa ako ng mabuti at nagpag-aralan ko pa yung tinatawag nilang feasibility study bago ko siya itinayo. Kasi ako, ano lang eh, instinct. Oh, most valuable tips is that budget-wise, arali mo mag-budget. I-master yung pagbabudget para alam mo hindi ka mauubusan. Merong times din na, sabi ko sa'yo, ilalabas ko na nga yung sarili kong sweldo, pampuhunan eh. Ngayon, for so many years now, before and after the pandemic, hindi na ako naglalabas. Doon na lang talaga nung pandemic ako naglabas. Pero dati pa, hindi na. Magmula nung after nung 2008 and 10, wala na. Umiikot na lang yung pera. And the key is to budget properly. Budget wisely. Oh, for example, kumita na, i-separate mo na yung sa bills mo, separate mo na yung sweldo ng mga tao, separate mo yung sa marketing. Yung maliit mong kita, sabi mo kung 5,000 yan, make sure yung 3,000 ilagtabi mo. Yung 2,000, sige sa'yo na yun, gastusin mo. Would you believe until this time, may mga alkansya pa rin ako. Tapos saka ko lang siya ilalagay sa bank. Pang isang taon yun. I do not consider myself as big time na. Hindi pa. Kung tutuusin, karendarya lang ito. Hindi naman ganun kalaki yung ano. Nakita niyo naman yung presyo, syempre, at yung mga tao. At hindi pa rin sapat yung kita base sa pagod ng mga tao ko. How I wish, my wish is talagang mas malaki yung katulad ng mga sikat na Parisan, Tapsilugan, ng mga ganyan na pwede ko nang bigyan ng magandang, mas magandang benepisyo ang mga tao ko. At the same time, mas komportable yung lugar. Sabi mo na pwede kang kumita ng 30 isang araw. Ah. But that's exactly the net. Yun yung neto mo. Kasi bawi mo na lahat doon. From the puhunan, pambayad ng tao, ipon konti sa bills at savings mo. Nung nag-start pa lang ako. Sabi ko nga sa'yo, yung una kong 250 pesos, naging 550, 750. Tapos minimum na namin lagi nun yung bawas na lahat, meron kang 5,000.
Ano po yung mga expenses nyo dito sa ganitong kalenderya na fried rice ang tinga? Ang madami. The condiments, the ingredients, syempre, eggs. Dati, ang egg namin na ginagamit, isang tray lang. A day, ha? Now, 20 trays. Ang isang sakong bigas can only last for 2 days. Ang mantika, yung sibuyas, and one of the favorites talaga nila dito, pinakapaborito din nila, ay yung homemade chili sauce namin. That chili sauce kasi, binibili namin raw, yun, sili lang talaga, tapos ginagawa. Mga kalamansi, mga toyo, pang take-out boxes, yan, mga expenses yan. Yung ang simpleng sibuyas na pang toppings, dati isang tali lang. Ngayon, magkano lang nakokonsume namin, marami na din. Naging mas aware ako sa value ng pera at lagi kong naiisip yung ROI. And at the same time, I was able to help a lot of people, like my staff, and hindi naman sa pagyabang yung mga napatulungan ko makapagtapos ng college. I'm very grateful and happy for them. Kasi sabi nga ng tao ko, sabi, Mama, dahil na napatapos ng tindahan mo, hindi nila alam. Sabi ko, nagpapasalamat ako kasi yung iba dyan dati, they used to work here and now they're college graduates. Tatrabaho lang sila part-time, tapos sasagutin ko na yung pang-aaral nila at kung anong kailangan. Wow. Hanggat kaya ko. This year, may isa ako napatapos ulit. He finished culinary arts. Nandun sa loob siya. Hanggang December na lang siya kasi sabi ko sa kanya, mag-apply ka ng regular job. Pursue your dream. Sabi niya, paano ka, tita? Sabi niya, I'm good. Makakahanap pa tayo ng iba pang tao. Simple-simple lang yan. So, gusto ko lang ganyan lang, simple. And most especially, makita ko yung mga taong, they will say, ang sarap ng pagkain mo. Oo nga, comfort food. That's what they say. Mm-hmm. I feel good about it. Yun. Ilan naman mong napatapos mo in total? I have three teachers. One accountancy, she's living now for Chicago. She works now in Bank of America, cum laude yun. Isang culinary arts. Well, mostly mga pamangking ko. May police na, may engineer na. Yes, you give back. Kasi ano naman yan eh, babalik yan in triple fold. Pero hindi ako nag-expect. Kaya lang during that time, pag sinatanong ko yung sarili ko, ano yung purpose ko? I'm a single mother. My son in now is okay na. He graduated. He works. He has his own work na. Everything na for his future set. Mm-hmm. Sabi ko, what else can I do pa? I wanted to help. And at the same time, meron akong pagkukunan. Itong maliit na lugar na to, masaya ako kasi marami itong tinulungan. My staff, pag may mga anak, yung iba sa kanila may mga anak. So ito ngayon, pumunta ako, tatanungin ko, pasukan na, may kailangan ba yung mga anak nyo? So I give them something for the school, magsabi lang kayo, if you need anything, I will help you. Yun lang, basta mahalin nyo lang yung trabaho nyo, mahalin nyo rin ang tindahan na to. You can only give quality time to your kids. Kasi mas iisipin mo, paano kami magsusurvive? That's why, naisip ko rin to eh. Kumbaga, sa totoo, pangsalo ko to eh. At saka yung may ugali kasi ko, pag meron akong malaking nagawang proyekto, kailangan may makita akong isa. As a remembrance. And this is one hell of a long time remembrance. Itong tindahan na to. Every work that I do, meron akong remembrance. Either gamit, bagay, experience, tao. Like my car. My car nakuha ko sa work ko. We used to have a house, may bahay pa rin ako hanggang ngayon sa Tondo, ancestral. Pero syempre, yung trabaho ko nasa Quezon City. Ginusto kong mag-separate sa family ko para hindi ako umasa. Para matuto akong tumayo mag-isa. Kasi pag nasa kanila ako, forever single lang pakiramdam ko. I can drink, I can go out. So, when my mom passed away, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang matuto para sa anak ko. Tumira kami ng anak ko dito sa lugar na to. For 9 years, nag-aral siya sa Catholic school. Mag-isa ko na lang yung tinanguyod. Ang pinakamahirap, I cannot attend the PTA meetings, the special events, and my son is very nice. Napakabait na bata, lumaki, naintindihan niya yung trabaho ko. Puyat ako, lumaki siyang may yaya na lang.
minsan pinapa-attend ko ng PTA tsaka linggo ng wika, yung mga border kong bading. Kasi kumuha ako ng house, pinarent ko yung isang kwarto. Para mayroon akong pandagdag sa gastos nung wala pa ito. Nung nakuha ko yung commercial, din talaga naisip ko, kailangan ko may backup plan. At ito, isa ito sa mga dream ko dahil nakita ko to sa nanay ko, yung may tindahan pa kami dati. Well, being an actress, for one, I love to act talaga ever since. It's been my craft for since high school. Gusto ko na talagang maarte ko. Gusto ko na umarte. Yun ang buhay ko talaga. I fell in love in acting. Yun. What's good about it is that yung discipline. Yung kasama kasi sa disiplina, yung pag ginalingan mo, syempre marami kang trabaho. Pag marunong kang makisama, dadami yung cloud mo. Wala naman sa ambisyon ko yung sumikat o maging super sikat. Gusto ko lang talaga may trabaho. Merong isang aktor na nagsabi sa akin, magpelikula ka kasi hindi namamatay. Hindi nga yung namamatay, pero isang beses mo lang yung gagawin. Gusto ko araw-araw kita. Parang construction worker. Ganun lang. Yun, kasi I have my son to support. And when my parents passed away, I need to help my brothers and sisters. Until this time, I'm taking care of my brother who's a stroke patient. So nasa akin yun. And some of my siblings na stroke din, syempre hindi na rin kaya ng family, tutulong ka rin naman. Pag wala ka ng trabaho, tatanungin mo sa sarili mo, magaling pa ba ako? Ba't kaya hindi nila ako gusto? Eh minsan mabibiktima ka rin ng politika. Minsan sa'yo na nasusulot pa. It always happens because wala kang manager. Or minsan kasi hindi ka sikat. Pwedeng magaling ka lang pero hindi ka sikat. Katulong lang yan, laging katulong yan. Sa palabas, yung gano'n. I just smile. At least ako, napatunayan ko sa'yo, magaling ako umarte kasi tanggap mong katulong ako. Yung gano'n yung, ibig sabihin, nagawa ko. I mean, if you're an actor, pagka na-convince mo ibang tao at saka yung sarili mo, you're a good actor. You know, the mentality, hindi katulad sa ibang bansa that you audition, you pass the audition, definitely sa'yo yun. In the Philippines, it's different. You have to have a lot of effort to give. But most especially, kailangan galingan mo, tsaka yung disiplina mo. And lastly, luck. When I built the store, galing ito sa isang commercial, ayoko mag-audition dun sa commercial. Kasi sabi ko, ang nakukuha sa commercial, mistisa, magaganda. Sabi ng friend ko, itry mo, baka sa'yo. So nung pumunta ko, ang concept is family masa. Kulot-kulot yung buhok, yung ganun. Buti na lang may dala akong wig ng Santo Niño. Sinuot ko. Tapos nag-audition ako. Pumasa ako. Muntik nang hindi mapastop yung commercial kasi daw hindi kami mukhang mayayaman. Pinaglaban ng director. Sabi niya, masa nga ang inaabot natin eh. And God is so good. That commercial is one of the highest marketing ano nila. At nag-viral yon. Wala pa ng Facebook, Twitter, or Instagram. Yung mag-artista kaya ako. My future ka. That commercial, I made four board of that. At ito yung katastrophe. Hindi ko sasabihin simple lang ang pagtatayo ng isang negosyo. Sa totoo lang, maraming pinagdadaanan. Pero ang pinaka-importanteng tool na dapat meron ka, number one, walang plastikan, pera. Maliit man o malaki. Number two, marunong ka dapat mag-budget. Number three, Diyos ko Lord, sandamakmak at napakalalim na pasensya. Kasi marami kang test na pagdadaanan kung magkiklik ba to o hindi. Kung tutuloy pa ba ako o hindi. Number four, huwag mo isasama yung personal mo. Pag business, business ka lang. And tuloy-tuloy lang. Number five, faith. Kasi pag wala kang faith, wala kang courage. Pag wala kang faith, mawawala yung courage, lagi kang madadown. So, faith, importante. We'll be right back.
ang aking budbod, all in so many toppings. Dito lang sa 60 Bukidnon Street, Bago Bantay, Quezon City. Or follow our Facebook account, Elseps Budbod. Pwede po kayong umorder doon. Paalala ko lang ha, kung patient ako, maging patient po kayo kasi ang pagkain ko, iniluluto at iniintay. God bless you and thank you so much.